Ano nga ba ang bago sa YouTube Studio as of April 2021? So, kung mapapansin natin, maraming nabago sa YouTube Studio natin. So, ang pinaka-una kong napansin ngayon na latest is kapag mag-a-upload tayo ng bago nating video. Let's say, example, may i-upload tayong video like this one. Nag-check na kaagad natin or nag-check na kaagad ni YouTube kung may copyright issue yung ating video. So, kung mapapansin nyo, di ba, ito yung details, ito yung video elements, and then meron dito checks. So, ayan. So, copyright will not run until SD has finished processing. So, nagpa-process pa siya. So, ang sabi dito, checking if your video contains any copyrighted content. So, meaning, bago pa natin tuluyang ma-upload yung mga video natin, malalaman na natin right away kung may copyright issue ba tayo. So, unlike before na kakaba-kaba tayo or pina-private muna natin yung mga video natin bago tayo mag bago natin siya tuluyang i-tawag ito, i-public kasi natatakot tayo na baka nga meron tayong copyright dun sa content natin. So, sa ngayon, makikita nyo na kaagad bago nyo pa tuluyang i-upload kung may copyright siya or wala. Like this one. So, sabi dito, so copyright, no issues found. So, naka-check siya dyan ng green. And then, dito sa baba, checks complete. So, no issues found. So, in my case, ito yung video ko na yan. So, na-upload ko na yan. And no issue talaga. So, walang copyright. So, ayan. And then, naka-public na siya kaagad. So, everyone can see this video na. Unlike before, ang ginagawa natin technique ay pina-private muna natin and then ino-observe natin ang mga 1 or 2 hours kung magkakaroon ng copyright or hindi. So, isa yan sa bagong update ni YouTube na nakakatuwa dito sa YouTube Studio. So, for more updates, gagawa tayo ng another content kapag meron na ulit bago kay YouTube Studio. So, thank you for watching and salamat sa pagbisita sa RDM Designs YouTube channel. Huwag kalimutang mag-subscribe. And kung meron kayong katanungan, just comment down below.